Hello. For today's vlog, mag-vlog ako ng luto-luto. Ang menu ko ngayon ay adobong atay at isaw ng baboy. Ito siya. Isaw at saka atay. Tapos, ang ingredients natin ay luya, bawang, sibuyas, siling pula at green. Pinaghalo ko yung pula at green. O nag-alarm ang aking rice cooker. Pinaghalo kong pula at green para maganda siyang tingnan sa ano, colorful siya tingnan sa ating luto. Tapos ito ang toyo at konting suka. So yung oyster sauce, mamaya ilalagay ko may ano, meron pa ring oyster sauce 'yan. So, start na tayo, guys. Mainit na siya. Lagyan natin ng mantika. Lagyan natin ng bawang. Luya, lagay natin ang luya, sibuyas, malaki, malaki ang pagkahiyo, hindi na hati. At ating kalahati na kalahating sili. Lagay natin yung malalaki. Ayan. Ipukuli natin yung maliliit. Ito, mamaya ilalagay natin pag malapit na maluto para hindi siya madurog. Meron pa rin siyang matira na hindi durog. Okay na yun, guys. Lagay natin ito. Isa muna. Itong isaw ko, guys, inano ko siya, binabad ko siya, ng saglit sa mga 15 minutes sa asin at suka para matanggal yung lansa niya. Yan, guys, ang tekniko pag magluluto ako ng yung mga malalansa ng mga kwan, mga ulam, mga ingredient na medyo malansa. Ang ginagawa ko dyan, kahit sa isla at saka manok, inaano ko yan, sinusok ko yan sa, ginababad ko pa siya saglit sa suka at kaasin na may tubig. Mas maganda lagyan ng turmeric, yung luyang dilaw na powder. Natatanggal yung lansa niya. Lagay na natin ang ating atay. Okay.
Dagdagan natin ng mantika, guys. Kasi hindi siya nagmamantika yung ano na yan. Karne. Laman loob lang siya eh. Kailangan dagdagan ng mantika. Okay lang. Lagay natin yung toyo natin. Tsaka suka. Tubig. Lutuin natin ng mabuti yung isaw. Adobo naman kasi yan eh. Sakpan natin, guys. Lagyan natin, guys, paminta. At saka ang oyster sauce. Ubus na ang oyster sauce ko. Lagyan ko na lang to ng tubig para matanggal, maubos lahat. Natin, guys. Lutuin natin pa rin siya hanggang sa maging malapot na yung sabaw niya. Pag kunti na yung sabaw. Haluin natin paminsan-minsan, guys. Ayan, kumukunti na lang yung kanyang sabaw. Na lang. So, mga 5 minutes pa itong lulutuin natin. Lagay na natin yung natirang sili. Malaki itong kawali ko eh. Tsaka ano na to? Nagdidikit na siya. Hindi na siya non-stick. Wala kaming maliit na kawali. Para sa maliit na luto. Para sa akin lang to, guys. Hindi ito para sa kanila. May konti na lang sabaw. Oh. Masarap pag medyo may sauce. Pangan natin sa kanin. Pang sabaw sa kanin. So, saglit na lang yan. Natin lulutuin at tapos na. Luto na din yan, guys, kaso kailangan nating maging kunti na lang yung sabaw niya. Ayan, okay na siya, guys. Ganto lang siya. Sarap yung may isasahog ka sa sasabaw ka sa kanin. Ayan, ganyan lang. Okay na siya, guys. Luto na. Patayin na natin ang apoy.
So, ito na ang aking adobong isaw at atay ng baboy. Madali lang siya gawin, guys. Diba? Ito na ang ating adobo. Adobo natin, guys. Ito na. Ito na, guys, ang ating luto. Adobong isaw. At atay ng baboy. Spicy. Thank you guys sa panonood. Sana may idea na kayo magluto ng simpleng atay at isaw ng baboy.